Napakarami po nating nalaman kahapon na nakakagulat, ano? Pero hindi naman ito lihim na talaga eh. Isa sa mga hindi katanggap-tanggap na balita kahapon ay itong di umano'y siyota daw dati ni Rodrigo Duterte. Hindi po sa akin ang galing yan. Basahin po natin kung bakit po natin sinambit yan. Kasi ito pong si Montulfo noong September 16, 2024, nagpahayag po ito ng mga sumusunod. Ayon po sa kanya, I quote, "Kung ayaw sabihin ni Padilla ang relasyon ni Garma kay Digong, ako na ang magsasabi, ang dalawa ay magsyota." Diba? Hindi po sa akin ang galing yan, ha? Kasi alam naman natin na kahit ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi basta-basta nagsasampa ng kaso, pero lately nagsasampa na ng kaso, di pwede tayong sampahan ng kasong Libelo. Ito naman si Colonel Garma, eh pwede rin magsampa ng kasong Libelo kung sasabihin na lamang natin na magsyota ang dalawa. Ito po ay pinahayag ng isang veteranong journalist na si Ramon Tulfo. Kaya kung meron man silang gustong idemanda for libel, eh si Montulfo yon, hindi tayo. O, tuloy po natin ang pagbasa. Attorney Rene Bueno, shoutout po sa inyo. Lagi po ako nanonood ng inyong vlog at marami akong natututunan sa batas. Isang araw nang binisita ko si Digong sa Davao City, tinutuloy ko lamang po yung pagbasa sa binanggit ni Montulfo. Pinakilala sa akin si Garma sa isang restaurant. Naka-uniforme pa si Garma noon. Nang pumunta si Garma sa restroom ng restaurant, sinabi ko kay Digong na nahalata ko na syota niya si Garma. Sabi ko sa kanya, "Bay, alam kong girlfriend mo yan, pero pangit man siya." Grabe si Montulfo, ah. Natawa na lang si Digong. "Anya, masarap kasing makipagniig sa naka-uniforming babae. Sa salitang Bisaya niya sinabi sa akin." O, yan po ang mga pahayag ni Ramon Tulfo kung bakit ngayon ang chismis na magsyota ang dalawa ay kumakalat sa internet. Ngayon, kaugnay ng relasyon na yan di umano ay ang mga samut-saring pribilehiyo at pagkakataon na tinamo nitong si Colonel Garma nung ito po'y nanunungkulan pa sa ating gobyerno. Una, bilang kawani ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Sa napakahabang panunungkulan nito bilang pulis, most of the time na assign po ito sa Davao Region. At napakaganda po ng track record nito kung assignment ang pag-uusapan. Kasi naging pinuno po ito ng Criminal Investigation and Detection Group Unit sa mga nabanggit na rehiyon. And dahil nga daw malakas talaga ito kay Rodrigo Duterte at ayon sa chismis, magsyota sila. Eh ang direct appointment para maging City Police Chief ay nanggagaling sa headquarters mismo ng Philippine National Police. Ganito kasi yan eh. Aral lang tayo ng bahagya. Sa mga hindi po nakakaalam, ang appointment po ng Chief of Police ay pinagtitibay ng local chief executives. Kaya kapag ka ang mayor, for example, or governor, ay hindi po gusto ng local chief executive, hindi po nakukumpirma yung kanilang appointment at nananatili silang acting head doon po sa city police office or provincial office na kanilang pinamumunuan. Kasi kung titingnan nyo po ang Republic Act 6975, the DILG Act of 1990, Section 54, sana tama yung pagkakaalala ko, nakalagay po doon yung powers and functions ng local chief executives over the Philippine National Police. In short, meron silang operational supervision and administrative supervision sa ating mga local police forces. At kapangyarihan ng mayor in particular
na pumili sa 5 recommendees ng regional director o ng provincial director para maging chief of police niya ito. Pagdating naman sa city director, yung mga city police office, regional director naman ang nagbibigay ng rekomendasyon at mayor pa rin ang pipili kung sino yung mga gusto niyang maging chief of police. In the case of Garma, kung hindi tayo nagkakamali, na-assign ito sa isang syudad kung saan ayaw sa kanya ng mayor. Ibig sabihin, napakalakas talaga niya para manatili doon for long. Ano? At hindi na natin yung pahabain kasi medyo malayo naman yun doon sa ating pinaka-sentro ng topic. Nilatag ko lamang sa inyo kung gaano po ito kalakas si Colonel Garma during Duterte administration. And ang pinaka-malupit dyan, sa lahat ng mga nag-apply sa mga most qualified ika nga para maging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, natatanging si Garma pa ang napili ni Rodrigo Duterte para i-appoint sa posisyon na yon. And yun yung ngayon ang nagiging sentro ng pagdinig ng Kongreso kapag ang pinag-uusapan ay ito pong si Colonel Garma. Kasi dito sa mapapanood po natin na bahagi ng hearing kahapon, napakaraming impormasyon ang isiniwalat ni Congressman Dan Fernandez sa sinasabing kayamanan na para sa kanila hindi maipaliwanag nitong si Colonel Garma. O kaya ipagpaumanin ninyo sa mga nasa Top 1 Alpha kung hindi nyo mapapanood. Hindi, ilipat ko siguro yung camera. Pero pakinggan po ninyo ito pong mga pahayag dito ni Congressman Dan Fernandez at saka ni Colonel Garma. Meron po ba kayong ano, kasi hindi ko natanong to kanina, I miss it eh, no? Doon po sa PSS SLAI, sa Public Safety Savings and Loan Association, meron po ba kayong 20 million na cash deposit doon noong 2020 and 2021? Yes, Mr. Chair, may deposit po ako. 23 million na naka-deposit sa'yo doon? Yes, Mr. Chair. Or more than that? No, it's not more than, Mr. Chair, kasi meron na akong dati. So, saan ang galing ang pera? Na dinedeposit ko na naka-deduct po. Saan galing po yung perang 23 million? May binenta po ako na galing po sa mother ko when she died, Mr. Chair. Ano po yung property yun, Madam GM? Yung pong 5 sets na jewelry niya po na napundar niya for 15 years. Okay, kasama po ba sa Sal and Trot itong pinasok niyo rito? No, Mr. Chair, kasi po, gratuitous, it was only turned over to me nung later part na lang po. Nakakagulat naman po, no? 2020, saka 2021 yung pinasok itong 23 million. At, 23 million ka po? Si Chairman ako, 3 million lang daw yung kanyang Public Safety Savings and Loan Association. Kayo po, Colonel. O ngayon, nabanggit yung PSS lay eh. Bibigyan ko kayo ng konteksto tungkol po dyan. Ang PSS lay po kasi, ito po yung Savings and Loan Association na nakabase po sa loob ng Caprame, Quezon City. Kinikater po nito ang lahat ng uniform service sa ating gobyerno, not only Philippine National Police. Pero kilala po ito bilang utangan ng mga pulis. May utang pa nga ako dito eh. Ngayon, ang mga miyembro ng PSS LAI ay binibigyan ng pagkakataon na maglagak ng kanilang pera sa lending institution na yan. Ang tawag doon ay capital contribution. Halimbawa, sumasahod ka ng 40,000 per month, pwede kang maglagak ng salapi mo doon galing sa iyong sahod or pwede rin naman galing sa pribadong pinagkakakitaan mo as long as ito ay hindi lalagpas doon sa limit na itinatakda ng lending institution. Kaya nga ang komento ni Congressman ako, bakit ganun kalaking halaga? Kasi sa pagkakaalam natin, hindi dapat umabot ng 3 milyon o 5 milyon
I do not know the capping now. Pero dito, nagulat tayo, more than 20 million ang capital contribution nitong si Kernel Garma. At saan ang galing yun? Ayon sa paliwanag niya, galing daw sa mana. Pero nung tinanong siya rito kung ito'y nakalagay sa kanyang salen, hindi daw kasama. O, tuloy natin ang pakikinig dito kay Congressman Dan Fernandez. 23 million. Hindi po kayo nagugulat sa pinasok niyong pera? Sige, Chairman. Is that your capital contribution for Peace Lab? Mr. Chair, it was kasi later lang. Hindi nata. Yes po. Sagutin mo ako. Yes, Mr. Chair. May limit yung, wala bang limit yung capital contribution for Peace Lab, just like AFSLI? Can I explain, Mr. Chair? Tinatanong nga kita. Yes, Mr. Chair, during that time, parang inopen kasi. So, sabi ko, okay, ilipat ko na lang yung pera. Better, kasi tumutubo po. Hindi ba? I do not know the members of Peace Lie here. Ang pagbibigay ng capital contribution is for a member, 75,000 every 3 months. Pag hindi member, yung kamag-anak mo is mas maliit kaysa 75. Nagtataka ako, bakit ikaw umabot ng 23 million? Isang bigay yun? Hindi po isang bigay, Mr. Chair. And how many tranches did you contribute that to your capital contribution sa Peace Life? I did it twice and pakipat din ng income ng other. Mr. Chair, that's unbelievable. Diba? Tama si Congressman Akop dito. Being a member of PSS Life, alam niya yung rules. Kahit sabihin niyan twice niyang i-deposit yun, ang laking pera nun, more than 10 million each. At hindi yun kapanipaniwala. May problema rin sa PSS Live sa parte na yun kasi niloloko rin nila ang member nila kung ganun. Na yung isa pwedeng mag-deposit ng ganun kalaking halaga tapos yung iba hindi naman pwede. Yun ay kung may katotohanan itong sinasabi ni Kernel Garma. Sige, tuloy natin ang pakikinig, mga tol. Kaya nga, medyo nagtataka lang ako. Dalawang bigay yung 23 million doon sa PSS Lai noong 2020 saka 2021. So, hindi ba to 23 million ng 2020 saka 23 million ng 2021? Are you sure? Yes, hindi po ganun. So, total na to noong 2020 at ng 2021. Accumulate, yes po, total na po lahat. Total po 23 million. So we will be asking General Malagelo as well, the president of the PSSL Lai, no, para makita po natin yung amount kung nagsasabi po kayo ng totoo. You remember noong August 18, 2024, when we started the investigation of the Davao Colony incident wherein Superintendent Padilla was here and nag-start na po yung mention about you and Commissioner Leonardo, do you remember, meron ko ba ang bangko sa PS Bank sa Mandaluyong? Ito, isa pa. Yes or no? Yes, Mr. Chair. Did you withdraw 15 million during that time? No, it's not 15 million, Mr. Chair. Magkano winedraw mo? 20? No, Mr. Chair, 10, Mr. Chair. 10 million yes. Ang winedraw. Grabe, no? Kayamanan ito, no? Kernel? Magkano ang sahod ng Kernel kahit ngayon? Itinaas na ang kanilang sahod. Hindi pa aabot ng 100,000 pesos per month. Kahit siguro naman meron kang negosyo, di ka naman yayaman ng ganun. Midro mo. Okay. Where did you get that that amount of 10 million? Savings ko po yun. Savings din also. Yes po. Ang dami mo naman savings sa GM Garma. Meron ka ng savings sa PPS Lai. May mga properties ka pa. At you remember your houses sa Cebu? You have 3 houses sa Cebu. Grabe. No, Mr. Chair. Wala kang bahay doon? Wala kang bahay sa Central Visayas, sa Cebu City, sa Sitio Tupas? We will find out. Sa Cantipla,
Juan Tabunan, Cebu City. Cantipla. Cantipla. Was that the Mr. Chair? No. Your house. Ilang beses ka nakita dito? Nagpunta po ako, Mr. Chair. Correct. Cebu City, sa may Transestal Highway, Cebu City. Wala din po, Mr. Chair. So yung sa Tabunan ay sa iyo na bahay? Can I make an explanation, Mr. Chair? Sabi mo lang muna sa akin. Opo, opo. Yes, bahay mo yun. Yan, no? How much did you buy for this property? I did not buy it, Mr. Chair. Kaninong bahay ito? Actually, there was an old house. And during that time, when I was the city director, Mr. Chair. Paano naging sa iyo kung hindi mo binili? Can I will explain. Sige, go ahead. If you will allow me, Mr. Chair. Yes. I'll just get my notes. Okay. During that time, Mr. Chair, nag-establish kami ng detachment. Kasi daanan po kasi yan ng mga mag-exit from Cebu City. Ginagawang exit po yan going to the province. Yun po yung kasagsagan po na maraming mga incidents po ng mga patayan or something. So I want to secure the boundary para hindi makalabas. Madali pong i-confine yung lugar kung sakali. So nag-establish kami na detachment po doon. And nakita ko po may area doon na inalaw naman kami to establish. And there's an old house. Okay. So kinuha mo yung property yun? Can I explain for you? Yes. What you're trying to tell us that naglagay kayo ng detachment just like in Hilltop na naglagay ka rin ng detachment na ginastos mo ng almost 1 million pero yung bahay mo nandun sa may taas. That is not correct, di ba? Ganun ang sitwasyon mo eh. Yung detachment nasa baba para mabantayan yung bahay sa taas. Yun yung sa Hilltop. Yung dito sa Cebu, Hilltop. Meron din kayong detachment and then meron din property. I'm referring to only one area, Mr. Chair. Okay. It's not a... So, isang detachment lang to na pinag-uusapan natin. Yes, Mr. Chair. And during that time po, marami po mga officers na nagpatayo din ng property nila doon. If you will allow me to mention, gumaya lang po ako, Mr. Chair. O, sige. Ang usapan lang naman doon is, bawal magputo ng puno, magtanim ka na magtanim, alagaan mo yung lugar. So, sino yung mga sinasabi mo mga officers so, na meron din? So, there's a 4-story house doon owned by General Medina. May bungalow po doon sina Sir Sinas, kina General Delvo, General Lee po, may container van, sina Sir Minong, Pem Solante, may house po, may cockpit arena po doon. Meron din pong foundation lang po na hindi natapos, owned by 2 generals and other police officers po. Can you submit that copy of those personalities that you have mentioned? Yes, Mr. Chair. I want to see all those personalities that you have mentioned to us. Okay. Si Chuck Barondog, meron ding bahay doon? Chuck. Colonel, meron ka rin bahay doon sa Hilltop? Thank you, ma'am. Sir, meron ka rin bahay? Yes. Anyways, mga tol, established naman yung info na yung kahapon, ano, na talagang sobra ang kayamanan nitong si dating general manager Garma ng PCS. Ang malaking katanungan ngayon ng taong bayan, saan ang galing ang kayamanan na yan? O, papasok na siguro dito yung ating money laundering council kung sakasakaling tutukoy nila talaga kung saan nagmula, paano nagkamahal ng ganito kalaking kayamanan itong si Colonel Garma. Pero hindi pa ito yung pinaka nakakagulat na impormasyon na nakalap natin kahapon. Kasi ito ang pinaka nakakagulat at nakakalungkot. At bilang dating pulis, hindi po bago sa akin ito. Pero hindi ko na ikukwento kung ano yung nasa isip ko. Kasi dito, sa sinumpaang salaysay nitong si Police Lieutenant Colonel Santi Puentes Mendoza, itinuro niya itong si Colonel Leonardo, ang kasalukuyang commissioner ng National Police Commission at saka si Colonel Garma bilang kasama nila sa mga nagplano para patayin ang isang board member at dati ring police or uniform personnel na si General, nakalimutan ko bigla yung pangalan, ano?
Sino nga ulit? Barayuga. Attorney Wesley Barayuga. Ito po yung pinaka pasabog kahapon eh. Kasi direkta inakusahan ni Police Lieutenant Colonel Santi Puentes Mendoza ang mga individual na binanggit po natin. At bakit tayo dapat maniwala? Hindi naman siguro tayo tanga para hindi isipin na ang pagsasalaysay na ito ni Colonel Mendoza kahapon ay magdadala rin sa kanya sa isang kasong seryoso. And that is murder. Kanina nanonood si Attorney Rene Bueno. Alam na alam niya itong babanggitin natin. Pero padadaliin lamang natin yung paliwanag, ano? Yung murder, ito po yung pagpatay na meron pong tinatawag na mga kaakibat na mga sirkumstansya. Sa terminong ginagamit namin bilang criminologist at sa mga abogado, sa batas is qualifying circumstances. Marami po ito. Ano? Pero dito sa pinag-uusapan po natin na mga kwalipikado na sirkumstansya para mag-murder ang isang pagpatay, eh maliwanag po dito na meron pong in consideration of a price, reward, or money. Isang qualifying circumstances para sa kasong murder. Meron din pong evident premeditation o yung pagpaplano. At ito pong si Colonel, Lieutenant Colonel Mendoza, hindi po ito makalulusot dito kung sakasakali, maliban kung wala talagang ibang magbibigay ng malupit na ebidensya para makonvict at kinakailangan yung kanyang testimonya para talaga makonvict itong dalawa. Pwede siyang maging state witness. Pero ang nakalagay kasi doon, hindi dapat most guilty eh. Eh kapag ka ikaw ay principal, eh most guilty ka. Eh lumalabas kahapon sa pagtatanong ni Congressman Luis Tro at ni Congressman Acop na principal siya. In particular, yung tinatawag na conspiracy. The act of one is the act of all. Hindi man siya pumatay doon kay Barayuga, pero kasama siya sa nagplano para patayin ito. Kung ano yung ginawa ng principal by direct participation, yung mismong bumaril, ay ganun din ang ginawa niya. Kaya parehas silang masasampahan ng kasong murder. Ganun din itong si Garma at saka si Leonardo. Oh. Kaya kapanipaniwala para sa akin na hindi mo ilalagay sa alanganin ang iyong reputasyon, ang iyong kinabukasan kasama ng iyong pamilya sa pag-amin na ikaw ay bahagi ng mga tao na nag-conspire para patayin itong si Attorney Wesley Barayuga, isang retired uniform personnel na may ranggong general at class 1983 ng Philippine Military Academy. Ngayon, basahin po natin ang sinasabi po dito sa sinumpaang salaysay. Verbatim, ha? Ako si Police Lieutenant Colonel Santi Puentes Mendoza, nasa tamang edad, isang Pilipino at nagtatrabaho sa PNP Drug Enforcement Group, Headquarters Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Matapos makampanumpa alinsunod sa batas, ay nagsasaad ng mga sumusunod. By the way, ito naman ay mapapanood ninyong binasa niya sa hearing kahapon. Pero for clarity, tayo na mismo magbasa ngayon. Una, ako ay aktibong miyembro ng Philippine National Police na may ranggong Police Lieutenant Colonel. Ako ay kasalukuyang naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Noong 2019, ako ay isang Police Major
at naka-assign sa PNP National Headquarters Office of the Deputy Chief PNP for Administration. Aral-aral nga muna tayo mga tol. Yung Drug Enforcement Group, ito po ay isang operational support unit na sa tingin ng ilang mga mambabatas hindi tama. Kasi parang sinasaklawan nito yung trabaho ng Philippine Drug Enforcement Agency na lead agency to fight and enforce the laws on dangerous drugs. Pero yun naman isang matter of arguments, ano? Ngayon, bakit ba nagkaroon ng Drug Enforcement Group sa panahon ito ni Rodrigo Duterte? From the AIDG, the Anti-Illegal Drug Group, which is under then ng Office of the Chief Philippine National Police, kinonceptualize ng PNP ito na maging isang operational support unit na ng PNP. And that was in 2017 or 18. Hindi, 2018 siguro, kung hindi ako nagkakamali. Yan, naging group na siya, hindi na po unit lamang. Okay? Yung Deputy Chief for Administration naman, ito naman po yung ikalawa sa pinakamataas ang katungkulan sa PNP. Sa ikalawang paragraph nito, noong Oktubre 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edilberto Leonardo. Siya po yung kasalukuyang commissioner ng National Police Commission. Ha? By the way, ganito po kasi ang composition ng National Police Commission, mga tol. Ito ay binubuo ng chairperson, ng vice chairperson and acting as executive officer. Iisa lamang po yung tao na yon, vice chairperson and executive officer. And 4 regular commissioners. Okay? Yung 4 commissioners na ito, doon din kinuha yung vice chairperson and executive officer at saka isang tinatawag na ex officio member. Ang total na bilang nila ay 6. The chairperson, syempre kung sino ang SILG, siya yung chairperson ng NAPOLCOM. Tapos yung ex officio member, kung sino yung Chief Philippine National Police, siya rin po yung ex officio member ng NAPOLCOM. Sa 4 na regular commissioners, isa po dito should come from the law enforcement sector, which is either retired or active. Once appointed, iko-considered na siyang as retired or resigned from the service. And that happened dito kay Colonel Leonardo. Ay, hindi pala. I'm sorry. Nag-optional retirement yata itong si Colonel Leonardo kasi na-appoint pa ito as undersecretary ng DNR before his appointment as NAPOLCOM commissioner. Tapos yung 3 naman na commissioner, it's coming from the private sector na meron lamang pong mga kwalifikasyon na binanggit na rin po sa ating batas. Eh, di na natin palawigin doon. Ngayon, balik tayo dito sa binabasa po natin. Ulitin ko lamang po, noong Oktubre 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edilberto Leonardo na nagpapabatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high-value individual na pinaghihinalaang sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Humiling si Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyong ito. Noong panahong iyon, nag-atubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabahong iyon. Itong binabasa natin mga tol, ito'y pagpapakita lamang na sa panahon ng panunungkulan ni Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, meron talagang extrajudicial killing. Bakit? Kasi mapaghinalaan ka lamang na sangkot sa ilegal na droga o mapag-alaman na ikaw ay sangkot sa ilegal na droga, pwede kang patayin sa pamamagitan ng
iba't ibang kaparaanan. At in this case, assassination ang nangyari. In some cases, nanlalaban yung mga suspect. But again, lilinawin lang natin ha, dito naman sa pangyayaring ito, in fairness naman kay Duterte, hindi naman siya direktang tinuturo dito. Kasi tingin ko, this is a personal matter kay Garma. At walang kinalaman dito si Rodrigo Duterte. Ikatlong paragraph. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nag-follow up si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye. Kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinukoy bilang isang Wesley Barayuga. Nalaman kong siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng synopsis na naglalarawan sa umano'y pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Pero established naman ang katotohanan na itong si Wesley Barayuga, mga tol, ay isang mayroong integridad na kawani ng gobyerno. In short, sa paningin ng nakakarami, mabuting tao ito at walang ginagawang ilegal. Kalima, matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Police Colonel Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong beripikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na ito kinakailangan at dito na papasok ang pangalang Garma, mga tol. Dahil ang utos ay mula kay GM Garma. Okay, nasa na yung binabasa natin. Na may personal na kaalaman tungkol sa mga illegal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito sa kadahilan ng isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa isang nakakataas na opisyal at upperclassman na si Colonel Leonardo. At ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete na si Ma'am Rowena Garma. Parehas po kasing Philippine National Police Academy graduate, ito pong si Colonel Leonardo, saka si Garma, at saka ito pong nagsasalaysay na si Colonel Mendoza. Okay? Ikapito, sa personal na aspeto, nag-alala ako kung ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay at pamilya kung tatanggi akong sundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, sinimulan ko ang paghahanda para sa proyekto, kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa ito. Kinausap ko si Nelson Mariano, na kilala kong may network kaugnay sa ganitong klaseng operasyon. Itong si Nelson Mariano, ito po yung katabi niya kahapon sa hearing. Okay? Tuloy natin ang binabasa natin. Dahil siya ang aking dating informant tungkol sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayunpaman, bago maisakatuparan ng anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown measures sa National Capital Region na nagpahirap upang maipagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao, kaya mahirap na subaybayan o masundan ang target.
Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restrictions, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Hunyo 2020 at binigyan diin ang kahalagahan ng proyekto, lalo na't matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos. Sa kanyang panghihikayat, sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano upang alamin kung may nahanap na siyang taong angkop para sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na natanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma na nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. By the way, after this, ano, ng statement na ito ni Colonel Mendoza kahapon, nagsalita ito pong si Congressman yung puti buhok, nakalimutan ko bigla ang pangalan, Pimentel. At kanyang ipinalabas sa mga pagtatanong niya ang motibo sa pagpatay kay Colonel, kay General Barayuga. Ang motibo na tinutukoy ay ang eksplosibo daw pong impormasyon o pasasabugin na impormasyon nito pong si Attorney Wesley sa harap ng publiko kaugnay sa mga korupsyon at illegal na ginagawa di umano nito pong si Colonel Garma na noon ay General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Yun po yung motibo. Tuloy natin yung binabasa po natin. Sinabi rin sa akin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing Tox ayon kay Police Colonel Leonardo ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya na makipag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman na nagngangalang Loloy. Ito yung sumunod, kung nakita ninyo yung video kahapon, nakasunod doon sa white pickup na minamaneho ni Attorney Wesley Barayuga at dumikit po ito sa kanang bahagi ng sasakyan sa likod na bahagi ng pintuan at doon unang nagpaputok gamit ang kanang kamay at umabante ng bahagya at pinaputukan muli sa unang bahagi ng pintuan sa salamin gamit naman ang kaliwang kamay. Ganon kagaling yung hitman. Ang tawag po doon ambidextrous, ano? Kapag ka ikaw ay marunong gumamit ng baril sa kanan at kaliwa ng parehas ang effectiveness nito o yung accuracy mo sa pagpapatama sa target, eh magaling kang humawak ng baril. Kasi, idagdag ko lamang ha, para sa kalaman ng iba, nung ako po'y pulis pa at even sa training center, maganda ang patama ko pagkakanan eh. Kasi, una, tuturuan kang pumutok ng gamit ang both hands mo, which is standard. Pero in some circumstances, kinakailangan mong pumutok ng isang kamay lamang. Maganda pa rin ang target kahit isang kamay basta right hand ka. Pero pagka ginamit ko ang kaliwa, hindi ako tumatama. Kaya hindi ako ambidextrous na firer. Pero itong hitman na pumatay kay Attorney Wesley Barayuga, magaling. Kanan, abante ng bahagya, kaliwa. Lahat tumama iyon kay Attorney Wesley Barayuga na kanyang ikinamatay. Tuloy po natin ang ating pong binabasa. Ulitin ko lamang po yung pahina ay yung
paragraph 13 ha. Noong Hulyo 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinaalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO. Ay hindi pala. Balik ako sa 12. Sinabi ni Nelson Mariano sa aking nakahanap na siya ng hitman na nagngangalang Loloy. Sinabi niya na maaasahan si Loloy at kayang tapusin ang ibinigay na gawain. Sinabi ko kay Nelson na makikipag-ugnayan sa kanya si Tox na siyang nagbibigay ng mga detalye tungkol sa target. Pinayuhan ko siya na mag-ingat at magkita na lang kaming muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na manggagaling kay Police Colonel Leonardo. Noong Hulyo 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinaalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maaari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi na kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at ibinigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Nakakaawa, no? Kasi itong si Attorney Wesley, mga tol, dahil napakataas ng kredibilidad at integridad nito, hindi ito yumaman kahit ito'y naging general. Ang sinasabi nga, lumang sasakyan lamang ang gamit nito at from time to time nagagamit pa ng kanyang pamilya kaya madalas wala din siyang magamit. Kaya siguro yun din ang reason na isuhan siya ng sasakyan. Ang problema, demonyo pala yung nag-issue sa kanya kung totoo ang mga pahayag na ito ni Colonel Mendoza. Kasi yung inisyo mong sasakyan, yung pala ang maghahatid sa'yo sa hantungan. Di ba? Na easily identified ka agad, tapos na pattern na kaagad dahil meron ng sasakyan na issue eh. O, tuloy natin binabasa, Barayuga, sinabi niya na maaari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na magtagumpay na maisagawa ang operasyon, ipinaalam sa akin ni Police Colonel Leonardo at ni Ma'am Garma na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 pesos bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, ay inabot niya sa akin ng halagang 40,000 pesos bilang aking bahagi sa kabayaran. No. Yan po yung pahayag ni Colonel Police Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza, ang kasabwat sa pagpatay kay Attorney Wesley Barayuga, 1983 class ng Philippine Military Academy, na noon ay board member ng PCSO. Ito, mga tol, sana hindi dumating yung punto dito na itong si Lieutenant Colonel Mendoza para lamang makumbik itong si Garma at Leonardo ay mapawalang sala. Hindi po natin hinahangad yon. Salamat at nagsasabi siya ng katotohanan sa kasalukuyan, kung iyon talaga ang katotohanan, ha? Pero hindi po nararapat na siya ay makaligtas sa kanyang ginawa kay Colonel, kay General Barayuga. Dapat kasama ng mga kasabwat niya rito, pagbayaran nila sa kulungan ang ginawa nilang pagpatay kay Attorney Wesley Barayuga. Huwag natin ipagkakamali ito, ha, nabida siya rito porkit lumalantad siya ngayon. Kasi choice lang naman yan, mga tol. No?
Lahat tayo natatakot. Pero choice mo yan. Ako may mga choices ako noon. Salamat sa Diyos. At hanggang ngayon, maayos pa rin ang buhay ko. I do not know kung ano yung magiging karma ko sa hinaharap. Naniniwala ako may balik naman yun. Kaya nga ngayon, ang ginagawa ko na lang habang buhay pa ako, kung meron akong kayang itulong sa kapwa ko, itutulong ko eh. O, salamat at nandiyan kayong mga manunood kasi sa totoo lang, malapit ko nang matapusan yung scholarship ng mga batang aking binigyan ng scholarship para makapag-review ng libre. O, yung mga bagay na sa tingin ko, kahit napakalaki ng kasalanan ko sa nakalipas na panahon, eh unti-unti siguro na matutubos ako sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa. Sa parte ng pagbabayad sa kasalanan, hindi ko pa alam kung kailan darating yan, pero dito kay Colonel Mendoza, malamang sa malamang dumating na ito sa kanya soonest. Ang pag-amin niya na bahagi siya ng mga taong nagplano para patayin si Attorney Wesley Barayuga ay dapat niyang pagbayaran no matter kung ano man yung mga testimonyang ibinibigay niya sa kasalukuyan. Buhay ang inutang, syempre, meron niyang kabayaran. E ang masakit na katotohanan dito, inosente, di umano itong si Barayuga sa mga alegasyon na kinasangkutan di umano niya. Kaya sa parte na yon, eh dagok yon. Kasi merong kasabihan na dapat morally convinced ka eh. Alam yan ng mga pulis. Bago mo gawin ang isang bagay, dapat morally convinced ka. Sa parte ko, alam ko yun noon. Eh eto. Alam niya na wala namang kasalanan si Barayuga. Yet nakinig siya. Dahil iniisip niya ang kanyang kinabukasan bilang pulis, iniisip niya ang safety ng kanyang pamilya, at dahil sa mga yon, ginawa niya yung isang bagay na maglalagay naman sa pagkakawala ng mahal sa buhay ng ibang pamilya at pagkakasira ng pamilya na yon. Dahil nawala yung ama ng kanilang tahanan eh. Ngayon, masisira na rin ang kanyang buhay at ng kanyang pamilya sa pagkakataong ito. With that mga tol, I hope lesson learned dito sa atin. Ano? Pagka mali, hindi dapat ipagpatuloy. Totoo yung kasabihan, the end does not justify the means. Eh. Ha? Ako mas naniniwala ako doon. Kahit gaano kaganda ang nais mo, kapag mali ang kaparaanan, hindi magiging maganda sa huli. Inisip niya nung una na bahagi ng illegal na droga, kaya okay lang sigurong mapatay ito. E tapos mali pa pala yung impormasyon. E ngayon, hindi maganda yung nangyari. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. At shoutout po sa inyong lahat. Muli kong ipinapaalala na sa darating po na halalan, iboto po natin, iboboto ko rather. Ako na lamang kasi ayoko na mag-impose ngayon ng nung hindi pa sila naghahayag ng kanilang kandidatura, hinihimo ko sila. Pero ngayon, lagi ko na lang sasabihin sa programa na iboboto ko si Senator Bong Revilla, si Congressman Erwin Tulpo, at si Secretary Benhur Abalos. Sana maging gabay po ang mga taong iboboto ko sa pagpili nyo naman ang inyong iboboto sa pagkasenador sa darating na 2025 senatorial election. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.